Hi, welcome to ating sa ating vlog number 6. Matagal akong hindi nakapag upload kasi busy ako sa aking work. Nag-work ako ng past few days. At lumukas kami ng Edmonton. Okay, so 5 hours drive yun. Sa Edmonton, nakabili ako ng aking, siyempre, pag lumuluwas kami ng ibang province o ibang city, ganun pa rin, tumitingin pa rin ako ng possible income. Yeah. Nagpunta ako ng Bali Village. So, nakabili ako ng camera. Lahat yan ang presyo ay $3.99. Okay. $8.99 lahat yan. Okay, meron pala dito ano, piso $1 ba yan? $1 lang yan. Ito. Meron pa. Tapos ito, may nabili ako sa trip store. Titestingin ko siya kung pwede pa kasi as you can see, meron pa siyang film inside. Kaya lang wala siyang battery. May baterya tayo dito, di ba? Ite-testing natin. Tapos ang negative develop kasi dito is $14. Ituturn nila to digital at saka yung negative strips bibigay sa iyo. Kaya lang ano yun, parang yung quality ng image is 4x6 lang. Gusto mo nang higher yung quality ng ano, ng parang pixel is $21 yun. Tapos ang prints niya is 50 cents per copy, per print. So, not bad kung photography or film enthusiast ka. Saka meron din akong flash. Yan, Pentax. At meron akong Pentax lens na ito ay 50mm f1.2. No, sorry, F2. F2 siya. So, pwede na siyang $50. $50. Meron siyang polarizer or filter. Tapos, yung mirrorless na Canon, yung EF-M, yung M-series ng Canon. Pag meron kang M-series na Canon at meron kang lens na regular lens o tinatawag na EFS or EF lens na Canon, gagamitin mo siya ng adapter. Ito ay para sa mga mirrorless na camera. Nabili ko ng $4. Bibenta natin siya ng $50. Sa box pa. Siyempre, ang pinakagusto ko sa lahat is yung aking nabiling Fuji na 75mm to 150mm. Ito ay maganda sa portrait. Ano siya? F4.5. Pwede siya sa portrait. At nagkataon na yung mount niya is M42. Pag M42, ibig sabihin screw mount. Ito ginagamit dati ng Pentax saka Panasonic yata or Leica. Ayan. F mount, M42 mount siya. Eh nagkataon mayroon akong adapter na M42 para sa aking mirrorless na Nikon. So ganyan mo siya. Itong ano na to, adapter na to,
Inibili ko ng $13 sa, I think, sa Amazon. Ayan. Tapos, pwede ko na siyang gamitin sa aking Nikon. O instead na bibili ako ng tigpa 500 na lens, pwede ko siyang gamitin to. Ayan. Ayan, pwede na, di ba? Meron pa siyang hood, lens hood. Okay. Ayan, kailangan mo lang siyang i-focus. Kasi ayan, masyadong malapit. Kailangan niyang malayo kasi 75mm siya. Ayan. Pwede na, di ba? Pwede na siya. Not bad. At syempre, nakakuha din ako ng CD. Sony na CD. Na yung carousel siya, yung 5 CD inside. Pag piniplay mo siya, pwede ka mag CD changer ng 5 pirasong CD. Tinesting ko siya na sa Value Village ko nabili. $9.99 isa. Kung makikita mo sa makikita natin sa eBay, kaya ba sa eBay? Sony CDP. Lagi mo titignan yung model pag tumitingin ka nito. CDP. Ayun, yung sold niya online is yung latest September 1, Sony Compact Disc Multiplayer Changer 5 CD Carousel Model CDP 325. Nabenta siya ng $77 nung last September 1, nung araw. So, nabili ko siya ng $9.99, $10. Pwede mo siyang ibenta ng $60 minus yung 15%. So, kita tayo dyan ng more or less $30 to $40 ang isa. Pag nabili. Pero mabibili yan. Hindi mo natin bibili yan pag hindi nagbenta. Okay. Ano pa ba? Ito. Sino yung mahilig sa game na to? Harvest Moon. Ito ay PSP. Tingnan natin sa PSP. PSP Harvest Moon. Okay. Nabibenta siya ng $50. Nabili po siya ng I think $2 isa. Yun. $50 minus 2, buhunan mo, di ba? More or less kikita pa rin ng 40. 40, not bad. Caristereo. Nabili ko ng $5. Hindi pa natin natitesting. Baka hindi gumagana. Pag hindi nagana to, lugi tayo ng 5. Pero pag nagana to, benta natin ng mga 35 to 50. Hindi kasi siya Bluetooth eh. Kung Bluetooth sana to, nasa 80. Ano lang sa MP3. Okay. Tapos yung wrap up ng benta natin last, kailan ba yun? Yung huling ano ko, vlog. Pumutang ko na. Yung
nag-vlog ako yung kita natin ng August 21 to 25 ata. So meron dito, panoorin yung slide, yung income natin ng August 21 to 28. Ito yung slide. Okay, so actual net natin is 382 in roughly 10 days. Pwede na, di ba? Pampadala sa Pinas. Pambayad sa ano? Pambayad sa sasakyan. So, kung sino man may gustong ano, may gustong matutong mag-buy and sell, parang ano lang yan, parang hobby lang. Pero pag kinarir mo, mas maganda. Sa akin eh, parang career ko, hindi. Bala ko talaga ng career rin to, kaya lang yung sa, kasi sa Saskatoon kasi, maliit pa yung ano eh, maliit pa yung community. Pero tignan natin. Malay mo, magkaroon tayo ng malaking warehouse. Simulan na tayo sa ano eh, sa maliit na storage area. Meron na akong 10 by 10 na self-storage eh. Kasi hindi nakasa dito sa bahay. Yung 10 by 10 na storage, ang kinuha namin is yung heated siya. Pag winter, mainit. Kasi pag nag-store ka ng electronics doon at hindi heated, baka masira yung ano, yung electronics kasi nga sobrang lamig dito pag winter. Ito nga, naka-jacket na ako, medyo malamig na. So ito nga pala mga lens na to. Yung mga manual lens natin. Te-testing natin to next week. Pupunta tayo ng Jasper, Alberta. Tingnan natin kung may ibubuga ba to sa landscape o sa portrait, o picture natin yung mga bear, kung may makita tayong bear doon. Tingnan natin yung mountain kung nag-start na siya mag-frost. Itestigin natin niya kung may ibubuga ba siya, kung magugustuhan ko ba o hindi. Okay, mayroon pa pala ako dito. Ito yung vintage na camera. Sa totoo lang, hindi ko kalam gamitin to. Ito yung lalagyan niya ng film. Lalagyan mo siya doon. Hindi ko pa siya nasusubukan. Kasi yung cartridge niya, ito, may lamang pang film. Ito. Na-expose ko na nga ata. Ayan o. Makikita mo may film pa sa loob. Ayan. Pero siguro na-expose ko yan. Nabuksan ko na nakarang araw. Hindi ko ano, hindi ko pa nakikita kung paano buksan. Ipupost ko na lang to as is. As is na lang siguro to, kung ano, sino man marunong gumamit. Kasi may baterya dito. May lalagyan ng baterya. Wala akong baterya ng ganoon. So hindi ko siya matitest. Pero tignan natin yung selling price nito. Ang selling price nito is what to? Meron ditong $500. Ewan ko. Totoo yan. Meron din naman $13. Well, depende siguro sa kondisyon. So, pag-aralan natin to, tapos update ko kayo magkano kung nabenta. Okay. Nabenta ko, nabili ko yan ng $50. Okay. Hindi ko nakapag-vlog kasi nag-posting ako sa kayo, nagbarot ako ng mga paninda.
Ayun. Tapos yung isang cook namin, sabi niya bibilin daw niya aking projector na 4K. Sabi ko, ano, 1,500 kung bibilin niya. Hindi naman binili. Gusto niya pero hindi niya binili. Ang gulo niya, no? Kasi, pag may projector ka, dapat, ang screen projector mo is 120 to 200 ang screen mo. Kasi kung magpo-projector ka at ang screen mo lang is 72, eh, meron kang 75 inches na TV, di mag-TV ka na lang, di ba? Mas mahal pa ang projector kaysa TV. At isa pa, lagi mong pinapalitan ng bulb noon, depende sa gamit mo. So sabi ko sa kanya, gusto ko man ibenta yung projector sa iyo, hindi advisable sa place mo. Kasi bagong bili yung bahay niya, pero magkakaroon daw siya ng pangarap daw magkaroon ng home theater. Inadvisan ko siya. Oo, dahil lang oo. Pero pagdating ko doon, nung i-install ko na dapat yung kanyang home theater at mga speakers, sablay naman yung lokasyon. Kasi nga, yung basement niya, pahaba, elongated yung basement niya. So, yung screen size lang na maximum is 72. Sabi ko, so pahaba siya. Sabi ko, Brad, it's not advisable to get a projector. Ibang lahi kasi. Kasi sabi ko, ang projector mo, bibili ka pa screen or pipinturahan yung wall mo. Tapos, ang screen size mo lang is 72. Sabi niya, bakit? Eh, kasi ang liit ng wall mo eh. Masikip. Sabi ko, kung gusto mo ng malaking screen, pahalang yung pag-ano ng projector. Kaya lang, hindi po pwede kasi nilagyan niya ng center island yung kanyang basement. So, maliit yung ano niya. Pahaba yung basement niya. Sa gitna, may center island. Tapos, dun, parang lababo. Nilagyan niya ng lababo. Parang family room daw nila. Kaya lang, sabi ko, mag-TV ka na lang. Kasi maliit nga yung ano niya, yung space niya. Diba? Gusto ko man ibenta para magkapera. Kaya lang, siyempre, pagkaya ano kasi, nagbibenta ka, advise mo sila yung magandang setup. Kasi nagsisetup kasi ako ng home theater. Nagkakalibrate ako ng receivers. Nagkakabit ang mga speaker, gano'n. Ina-advise ko sila kung gusto nila. Ano din ako, audiophile. Audio enthusiast. Mga lumang sounds. Kaya mga records, vinyl records, mga cassette. Ano sa may mga cassette? Mga tapes ko. Meron ako tape deck dyan na Laxman. Magkano may Laxman ko na tape deck? Sabi ko lang din sa garage sale. Yun, Laxman tape deck ko. Sold niya, yung history ng sold niya is 292. Nabili ko siya ng $10. So, kung ikaw eh, yung wala ka namang pambili, na katulad ko, wala akong pambili. Nakakabili lang ako through buy and sell. So, pagka limawa gusto ko tong tape deck na to, kikip ko yan. Nabili ko ng $10. Ngayon, nag-garage sale ako. May nabili ko mas maganda at kakulay ng system ko. Ibebenta ko yung luma, kukunin ko yung isa. Ganun lang hanggang sa maging high-end yung sound system mo. So, yung tape deck ko nakakahalaga na siya ng $300 kasi kasama shipping niya is 40. So, nasa ang selling, ang ano niya, cost na nung tape deck ko is 340. Okay? Yung akin naman na amplifier is nasa $800 na ang price niya.
dati nagsimula ako sa $30 kasi yung sa pawn shop nga, di ba, bumili ako dati ng Technics na luma na $30, then nabenta ko. Nabenta ko yon, kuha, benta, hanggang sa tumaas ng tumaas yung klase nung amplifier mo. Ganun din sa CD, ito CD. Hindi ko sa ikikip kasi mas maganda yung nasa system po kaysa dito. Okay. Yung speaker mahirap kasi wala pa akong nakikitang masihigit doon sa nakuha kong speaker, so hindi ko pa siya pinapalitan. Yung ano naman yung aking record player ko naman, vintage siya, isang Technics na 1977. Hindi ko pa rin siya pinapalitan kasi magkano ba ang price ng Technics niya? Kalimutan ko na. SL ayan. Ang current price ng aking SL 1910 o kaya 1900 is $536. Pag binenta ko ngayon yan, $536 na yan. So nabili ko yan dati sa Edmonton ng $40, pero hindi siya complete. Yung fit niya, yung paa niya kulang ng isa, yung hinges niya kulang ng isa, tapos yung stylus niya o yung cartridge o yung needle niya pud-pud na. So napalitan ko siya gawa nung bumili ako dati ng worth $10 na nasirang record player, pero tingnan ko yung needle. Yung needle kasi nagkakahalaga minsan ng $90. Nung nakita ko, pwede pa siya. Yung ganito. Ayan. Nung nakita ko siya, binili ko yun ng $10. Tapos, kinuha ko lang yung needle. Tapos, dinispose ko yung record player. So pag nagdi-dispose ka ng electronics at medyo nagana pa, dispose mo sa Value Village para makuha ka ng 20% off na coupon. Pag meron ako di-dispose ng mga electronics na napakinabahan ko na, nakuha ko na yung mga parts na gusto ko, dinadonate ko sa Value Village. Pag dinonate ko, pa isa-isa ang donate ko. Halimbawa, ngayon, ang donate ko lang isa lang. Bukas ulit isa. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-donate ka sa ano, sa Value Village, kahit isa lang, bibigyan ng coupon doon ng 20%. 20% discount, okay? So, yung 20% discount na yung malaki na yun. Malaking, siyempre, negosyante tayo. Kailangan kahit kung saan tayo makakapatipid, doon tayo. Tapos, nabili ako ng mga sombrero. Meron pa siyang tag price. Ayan. Ayan, Fender. Malikaw ko na lang. Hindi pa napakmanasan. Nasaan pa ba? Oops, ito. Ayan o. Lakers. Mayroon pa siyang etiketa. Ano etiketa niya ay? Value Village. $5.99. Ikaw ba yung Lakers niyan? Lakers niya mabibenta mo ng $30. Pero gusto ko siya. Kaya kikip ko siya. Tapos dito. Ito pa oh. Bago pa. Ito naman is team ng aming province. Oops. Team ng aming province. Saskatchewan. Tapos ito yung nag-champion sila nung 2007. So bago siya. Yung mga kasama ko sa trabaho, mga fanatic talaga sila ng CFL o Canadian Football. Ang team ay Saskatchewan Riders. Ito gusto nila to. Pero dyan muna yan. Iingitin ko sila. Tapos pag gusto nila ng bilin nila. Po ng 5, benta ko ng 20. Diba? Kita tayo.
Ano ba ba ang aking nagawa this past few weeks? Ay, ay, ay. Ito. Health and wellness. Sa blood pressure monitor. Nabili ko siya ng $2 sa garage sale. Hindi ko pa natitest. At siyempre, linilisin ko pa yan kasi gamit na. Kung gagana man yan, gamitin ko na lang. Di ba? At ano pa ba? So, yun. Ang bain sa lang naman, minsan is nakakatamad sa umpisa kasi pag nakabenta ka na, doon ka ganahan. Okay. Pag halimbawa nagbenta ka sa marketplace. Marami diyan naglalagay, nagsasabi, is this still available? Is this still available? Alam mo, kausap pa siya, is kukunin daw niya. Unless na nag-down siya, nag-transfer siya sa inyo ng fund kahit $10 or $5 para i-hold mo yung item. Doon ka pala maglalagay ng pending for pickup. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na ipipending mo na kung hindi pa naman siya bayad. So, sasabihin mo pag nagpost ka sa marketplace, pag nagpo-post kasi ako doon, first come first serve unless meron kang deposit. Ayan. Pag nag-deposit sila ng $10, kahit kunin pa nila makalawa, basta nag-deposit sila, ilalagay ko sa aking ad, nakalagay doon pending. Pending for pickup. Okay? Pero karaniwan kasi, pag nag-post ako, is first come first serve ako lagi. Kasi kung sino yung mauna, yung mga kachat ko siya, sino yung mauna, yun ang bibentahan ko. Tapos meron din naman, kung sino yung una nag-chat, yun ang yan mo, itatandaan mo. Para sa good, ano naman yun, record mo sa Facebook. Kasi yung may rating din yun pag ikaw ay nagbibenta sa online o kaya sa Facebook. Merong din rating doon kung punctual, honest, good communication, mga ganun, nakalagay sa reviews nila. Okay? So, dyan muna tayo nagtatapos. At ako may pasok pa. Anong oras na ba? Alas 10 na ng umaga. Okay? Dito muna magtatapos. At siguro bukas o kailan? Kung may maisip akong i-share sa inyo. Mag-vlog ulit tayo, ha? O, sige. Don't forget to thumbs up, subscribe, and share. Okay? Para ganahan tayong magawa ng ating video. Bye for now. Don't forget to subscribe. Bye.